Hello, mga frenemy. Kumusta na ulit kayong lahat? Nandito na naman tayo sa ating kusina. Ang gagawin natin ngayon ay maggagawa tayo ng kimchi. Ayan. Sa paggawa ng kimchi, siguraduhin nating malinis ang ating mga kamay. Ang ating pong mga ingredients, ito radish or labanos. Islice po natin siya ng paslan. Ganito. And then, hiwain po natin ang pino. Yan, ganyan po. Kailangan po mapino yung radish natin or labanos. Ayan. Ito na po siya. Nagiwa na po tayo kanina. Ito na po yung ating radish or labanos. And then, next naman po ay ang ating carrot. Ayan. I-slice din po natin siya ng paslat na manipis. And then, hihiwain din po natin. Ayan. Ganyan din po, kagaya rin ang ginawa natin sa labanos. Maninipis din po ang gagawin natin. Ayan. Ayan. And then, ayan. Ito na po ang ating labanos na ginayat kanina. And then, ang next naman po ay ang pepino or cucumber. Ito po siya, islice din po natin ng maninipis na ganyan. And then, after po nito, hiwain din po natin siya ng maliliit. Maninipis din po. Ayan. Hiwain din po natin. Ayan. Ito na po ang ating pepino. Ayan. Nag-iwa na po tayo kanina. Yan po ang pepino. And then, next po ay ang dahon ng sibuyas. Ayan. Ang dahon po ng sibuyas ay islant natin. Medyo paslant po yung gayat natin. Para po may design ng konti. Ayan. Paganyan po natin gagayatin ang dahon ng sibuyas. Ayan. Kagaya po na lagi kong sinasabi, hugasan po nating mabuti ang ating mga lulutuin at ang ating kamay. Ayan. Dahon ng sibuyas. And then, sasamahan din po natin siya ng bawang. Ito po, mga 5 butil na bawang. Ayan, pwede na po yun. And then, pipinuhin po natin ang bawang. And then, next naman po, luya. Ayan. Ganyan din po, pino din po. Pwede rin pong katas lang. Kung meron po tayong almires o yung pambayo, bayuhin po natin ang luya, tapos pigain po natin, kunin lang po natin yung katas. Pwede rin po yun. And then, ang ating main ingredient, syempre, ang pechay, bagyo, or ombok. Ito po yung gagawin nating kimchi. Ito po, pwede na po natin siyang gawin ng ganito. Pero, si Mamita po, hihiwain ni Mamita to. Paghihiwalay-hiwalayin ko po yung kimchi para magawa po natin siya or malagyan ng maayos na sauce. Ayan, ito po yung pechay bagyo. Ang ginawa po natin sa pechay bagyo, ang una po natin dapat gawin dito, ibababad po natin sa tubig na may asin. Ibabad po natin siya, kunwari, gagawin po natin siya sa umaga, ibabad po natin siya sa gabi. And then, after po natin siyang ibabad sa gabi, sa umaga naman po, papatuluin natin siya or papatagasin natin siya para wala po siyang katas. And then, ngayon po, pagsasamasamahin na po natin ang ating ingredient. Then, again po, kagaya na lagi kong sinasabi sa inyo, ito po ay lalagyan din natin ng chili powder, syempre po. Ang main ingredients po natin dito sa ating kimchi ay chili powder. Ayan. Wait lang po. Ayan. Ito ang ating chili powder. Ayan. And then, ang ilalagay po natin na panglasa, pwede pong patis tayo, patis po yung gagamitin natin, or pwede rin naman pong gamitin natin ang halubebe sa Kapampangan or yung liquid na bagoong.
Pero po si Mamita, ang gagamitin po ni Mamita ngayon ay patis. No po? Ayan, ang gagawin po natin, pagsasama-samahin lang po natin ang mga ingredients natin sa isang lalagyan. Yung bawang, yung luya, kagaya po na lagi kong sinasabi sa inyo, gumamit po kayo ng gloves or guantes. Yung carrot, and then yung radish, and then yung pepino. Ayan, pagsama-samahin lang po natin. And then yung gahon ng sibuyas. Ayan. Tapos, ilagay na po natin ang chili powder natin. Ito, lahat na po itong chili powder ang ilalagay natin. Depende po sa inyo kung gusto niyo ng mas maanghang, dagdagan niya po. Pero kung okay na po sa inyo yung saktong anghang lang, na parang may sipa lang, pwede na po ito. Pero syempre, yung mga Korean, kung sila po yung gagawa, sobrang maanghang po yung gagawin nila. Ayan, ngayon po, lagyan natin ng patis. Dagdagan pa po natin, syempre, dahil ito po yung magbibigay ng sarap, yung patis. Yung mga iba po, pwede rin po natin itong lagyan ng mga seafood. Halimbawa po, tahong, kung gusto natin, talaba, or iba pang mga seafoods na naka-shell, pwede rin po. Ayan, dagdagan po natin ng patis. Ayan. Ngayon po, after po natin mailagay yung patis, ang gagawin po natin, paghahalo-haloin na po natin lahat ang mga ingredients na yan, na pinagsama-sama natin. Ayan. Ito po. Ang nagturo nga pala po nito sa akin, share ko lang sa inyo. Ang aking ninang edit, Loyola. Ayan, shout out ulit sa ninang ko. Siya po yung nagturo sa akin kung paano gumawa ng kimchi. Ayan. Pagaluhaluin po natin lahat. Ang bango-bango. Sa totoo lang, parang gusto nyo ng, gusto ko ng kainin. Ito pa lang. Sobrang bango po. Ayan. Pero yung mga Korean, halos po sila, ang ginagawa po talaga nila or nilalagay nila, yung liquid na bagoong or yung tinatawag nga pong halubebe. Pero si Mamita, ang ginamit niya, patis. Ayan, ngayon po, okay na po ang pinaghalo-halo natin na flavor ng kimchi. Ngayon, kumuha po tayo ng isa pang lalagyan. Ayan, ang gagawin po kasi natin ay hihimasin natin isa-isa to dito sa dahon. Ganyan po. Kaya po masarap ang kimchi kasi ito po ay punong-puno ng pagmamahal. Ayan, ganyan po ang paggawa ng kimchi. Isa-isa siyang hinihimas. And then, kumuha po kayo ng tab or kung saan nyo ilalagay, doon nyo po ilalagay. Ayan. Isa-isa po talaga siyang hinihimas. Siguraduhin lang po na malinis ang ating binabad na pechay bagyo. Ayan. Ngayon po, kaya ko po siya iniisa-isa, pwede naman pong yung isang buong bigla na kanina na kagaya ng sinabi ko sa inyo na yung isang bulto na yon, yun na yung ipatong nyo dito na isang ganyan, yan, pwede na yan. Tapos himasin nyo isa-isa. Pero si Mamita, may konting kaartihan sa paggawa ng kimchi, iniisa-isa niya po talaga na ginagawa na ganito. Na kada isang piraso ay hinihimas-himas niya. Ngayon po, ayan, isa-isa na po nating nailagay or pinahed sa kada dahon ng pechay bagyo or ombok in Kapampangan. Ayan po, yung natira nating sauce, ilagay po natin sa ibabaw. Yung natira nating tinimpla, budbud po natin lahat. Siyempre naman po, sayang, wala po tayong ititira. Lagay po natin lahat. Sa idin natin. Ayan. Ayan. Lagay po natin lahat dito. And then, after po nyan, kung may sumobra po kayong pepino na bilog-bilog, pwede nyo rin pong ilagay para design. Ayan. Para magandang tingnan ng ating kimchi, no po? Pwede nyo rin pong ilagay yung pepino nyo sa ibabaw. Ayan. Ito po kasi, sobra ni Mamita.
So, ang kimchi naman, pwede rin po tayong gumawa ng kimchi pipino. So, lagay na lang po natin dito sa ibabaw. Yan. Yung ating sobrang pipino. Para may design. Yan. Para may design ng ating kimchi. Ayan. Tapos kung may sumobra din po kayong radish or labanos, pwede nyo siyang gayatin ng ganito. Kasi actually po kasi ang mga Korean, meron po silang kimchi na radish lang. Puro lang siyang radish o labanos na wala siyang kasama na pechay bagyo. Ayan. Ayan. Ayan, isama-sama na natin dito. Lagay natin. Ayan, ilayer-layer natin sa ilalim. Medyo ipailalim natin ng konti. Para naman pag naburo po siya, eh, masarap. At saka pag sinasalansan nyo na siya sa plato, ay maganda rin siyang tingnan. Ayan. Ayan. Layer-layer na natin. Ayan. Ayan na po ang ating kimchi. Finished product ng ating kimchi. Ayan. Kung hindi pa po kayo nasisiyahan sa kulay na to, mas gusto nyo pang mas reddish, dagdagan po ng chili powder or chili flakes. Chili flakes, ano po? Ayan. Okay na ang ating kimchi. Ngayon po, ibuburo po natin siya ng hanggang 3 days bago po natin ire-rep. Huwag muna natin pong ire-rep. Kailangan muna natin buruhin. Pag naburo na po siya, ayun, presto, pwede na natin kainin ang ating napakasarap na kimchi. I'm sure magugustuhan po ito ng inyong mga mister kung sila po ay mahilig sa maanghang na pagkain. Kaya para po sa mga gustong matutong gumawa ng kimchi, ayan po. Ito po ay again, itunuro po ito sa akin ng ninang ko, si Ninang Edith Loyola. I love you, Ninang. Thank you sa pagtuturo ng kimchi. Ito po talaga ay paboritong paborito ng aking hubby at ng aking anak. Actually, isishare ko lang no po bago ko tapusin ang video na to. Yung aking pamangkin, si Jomjom, shout out sa kanya. Ayaw niya dati nito. Kaya lang na-amaze siya. Bakit daw ganun? Binuro na. Napaka-crunchy daw pag kinakain namin. So, napilitan siyang tikman. At doon niya na-realize, hindi po siya nagsisi. Napakasarap ng kimchi na isama sa pang-araw-araw nating pagkain. Actually, kahit anong ulam natin, pwede po natin itong isama. Ano po? Okay, dyan po muling nagtatapos ang ating araw. Ngayon, sa paggawa ng kimchi. Thank you for watching. See you again next time, mga frenemy. I love you all. Bye-bye.